Hello mga cookers! Nasubukan niyo na po bang magluto nito? Kung hindi pa, samahan niyo ako, magluto tayo ng fried adobong pugo. Dinalhan ako ng pinsan kong si Edward at ito ang napili kong iluto para sa araw na ito. Kung bago po pala kayo sa channel na to, please don't forget to subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago naming uploads. Ini-slice ko muna ng medyo pahaba yung karneng pugo natin mga kapukers, ano? Fresh na karneng pugo natin. Pero actually, pwede nyo nang iluto to ng buo na as is kasi maliliit lang naman siya. Ayan. Pero ako, mas preferred ko na slicein siya ng kalaha-kalahati. Ayan. So gagawin natin ito sa the rest ng mga karne natin para even sila. Nakapagpainit na tayo ng mantika dito, maglalagay tayo ng isang head ng bawang. Isang head, ibig sabihin yung isang buong bawang. And then, in-slice lang natin siya ng maliliit. Isusunod natin kaagad yung sibuyas. Yan, isang katamtamang laki lang ng red onion. Pwede rin kayong gumamit ng puti. Kung gusto ninyo, ano, wala naman pong problema doon. So, katulad ng lagi natin ginagawa, hintayin lang natin na maging translucent yung sibuyas. Ibig sabihin, parang makita nyo na parang magiging glassy yung texture ng ating sibuyas. So ngayon, para lumabas yung flavor pa ng ating panggisa, maglalagay lang tayo ng asin. Ano? So hahalu-haluin lang natin yan. Kaunti lang, kaunting-kaunting asin lang para lumabas lang yung lalim flavor ng ating mga panggisa. So ngayon, ilalagay na natin yung mga pugo meat natin, yung quail meats. Meats with S talaga. Syempre madami. Ayan. So isasangkutsa lang natin yan kasama ng ating mga panggisa. Tatakpan muna natin mga 2 minuto siguro. And then after 2 minutes, babalikan natin yan. Okay, so after mga 2 minutes, saglit na saglit lang mga 2 minuto. Ano? Ibabaliktad ko lang para maluto rin yung kabilang side. And then ilalagay na natin yung ating mga liquids and then hahayaan na natin siyang maluto doon sa ating mga liquids. Ano? Unahin natin yung vinegar, 1 cup or isang tasa ng suka. Ayan. So hindi muna natin hahaluin para nakagawian na natin kasi 'di ba na para hindi daw mahilaw yung suka. So after a while nakikita nyo pag kumulo na yung suka, ilalagay na natin yung soy sauce o toyo. Mga 3/4 cups at saka yung dahon ng laurel. If you want it a bit salty, pwede nyong gawing 1:1, 1 cup ng suka and then 1 cup rin ng toyo. Pakifollow din po pala ang aming Facebook page, Cook Like Crazy. Makikita nyo rin po doon ang mga recipe na niluluto natin dito. Salamat po. Ayan. So, ngayon, hahayaan lang po natin itong kumulo na ano. Kaya maghihintay lang tayo, ano, so hindi siya masyadong matrabaho. Sisiguraduhin lang natin na yung mga karne, ayan, hanggat maaari yung mga lahat ng parts ng karne ay nakalubog doon sa ating toyo at saka sa suka. So maglalagay lang tayo ng 3 tablespoons sa 3 kutsara ng asukal para talagang yung lasa niya ay kapit na kapit doon sa ating karne. Ano, makakatulong yan para mas maging malinamnam. Yun, yung ating adobo, di ba? Kaya napakadali lang nito kasi pag nalagay na natin lahat ng ingredients, hintayin na lang natin siyang kumulo pagkatakip natin. So babalikan natin to mga around 20 minutes. So after mga 20 hanggang 25 minutes, depende po, no? Syempre titikman nyo rin kung luto na yung karne. Ayan, bubuksan nyo rin paminsan-minsan and then babalik-balikta rin nyo yung karne para syempre yung color maging even yung pagka-dark niya sa lahat ng side. Mahalaga po yun. Okay? Actually, luto na itong mga kakukers. Pwede na itong ulamin. Pero yung kalahati, gagawin natin fried adobong itik. Ano? Kaya, separate natin yung half nito at ipiprito natin. Yung kalahati nung niluto natin mga kakukers, ipiprito natin. Siguraduhin nyo lang na talagang na-drain yung liquid hanggat maaari para maiwasan natin yung pagtilamsik. So mag-start na tayo magprito mga ka-cookers. Ibabaliktad lang natin yung kabilang side, ano? So ingat lang sa mga talisik-talisik. Kaya mahalaga na medyo patilain talaga natin or hanggat maaari matanggal natin yung liquid mula doon sa pinaka-sauce natin kanina.
Mahirap ng matalsikan, di ba? Iniingatan ko pa naman tong malasutla kong kutis. As if naman. So, pag naluto na mga kakukers, iti-drain natin. And then, yung the rest, kung may natitira pa kayong for frying, syempre, piprito nyo rin para matapos tayo. Eto na ang naluto natin for today. Fried adobong pugo with adobong pugo on the side at may rice na ready-ready na tayong kumain. Ano? Sana masubukan nyo rin ito mga kakukers at sana nagustuhan po ninyong ating episode for the day. Hanggang sa susunod, bye-bye! Kung bago pa lang po kayo sa channel na to, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong manotify pag meron kaming bagong mga uploads. Salamat po!